106.7 Energy FM. Everybody, 2:18 ang ating oras. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat at magandang hapon sa iyo, Ante. Hello. Ante Cars. Yes. Yes, ang tita. Mula sa langit, bumagsak sa lupa. Ay. Nauna mukha, kaya ganito ang kinahinatnan ng mukha. Grabe naman yan. Kanda. With a red lipstick, ang ating Pop Smear royalty. Yes. Yan. Katatapos lang ng ano ko, ng aking buwan ng dalaw. Kaya talaga ba? Oh, talaga. Anong dalaw? Okay naman, nag-ano ko kanina, nag-pipilates ako kanina. Oo nga. Nung tinawag tsaka mo. Tsaka nag-zumba ka. Oo. Nalasing. Diba? Kagabi. Be. Sino ba nagpauso niyang sayaw na yan? Pero nauuwi naman ang lahat sa alita. Kitang nagagalit ka. Usong-usin sa TikTok eh, diba? Oo nga. Nalasing. Kagabi. Pero hindi mo kinaya yung nalasing kagabi tapos may biglang pumasok sa Nako, screen. Nako, yun. Yan ba yung uso ngayon? Grabe naman yung mga uso ngayon sa TikTok. May iba-ibang elemento na nakikita. Kailan diba, ka huling nakakita ng ganong elemento? Kanina nung sinabi mo. Sabi ko, ay, diba kaya nga napaano ako? Sabi ko, ano ba yan? Nagulat ka, di mo. Oo. Alam mo, ang dami na talaga ngayon sa online na mga pumapasok, mga kabastos, may biglang, ano. May biglang dumudunggol na waffle. Kaya, diba? Nakakaloka. Kaya pala yung mga bata talagang dapat bantayan sa TikTok kasi kung ano-ano yes. Pwede nyo makita doon. Dapat naka-restrict. Alam mo yung pamangkin ko, parang late last year lang yata, may doon naka-ano siya, naka-gadget siya. Oo. Pero controlled ko kung, o nakikita ko kung ano yung mga application na binubuksan niya. Talaga? Ngayon kapag ano, kapag may ano tag doon, may SPG doon sa mga napapanood niya, ganyan. Oo. Pwede kong i-turn off yung cellphone niya. Mm. Meron yan sa ano sa Google. Ayan. Talaga? So parang at least babantayan mo pa din, no? Yes. Dapat naman talaga bantayan natin yung mga anak natin nowadays. Kasi ibang panahon ngayon, grabe. Super advanced correct. Sila. Diba? Ito bang ano, ito bang ikikwento natin? Ay, ito naman ang bata pa to. 22 oh. Years old lang siya. Pero adami. Bata ba yun? Siyempre parang ano pa lang siya. Kumpara diba? Sa atin, gano'n. Hindi, bata pa siya para siya yung sumabak sa mga ano ng buhay. Saan ba siya sumabak? Kasi yung nanay niya may sakit, may cancer, tapos yung tatay niya may diabetes, sumunod naman. Tapos baon-baon sila sa utak, tapos pareho may sakit yung magulang niya. Tapos only child pa siya. Oh. Diba, ang hirap, so parang hindi mo alam kung saan kakakapit ng lakas. Ganon. Kaya parang hirap na hirap siya, sabi niya. Ang hirap po maging mahirap. Wala siyang tiyahin. Oo. Hindi ko lang alam. Kasi parang siguro siya yung mas sumasalo. Baka meron din, pero di ba minsan yung mga tiyahin natin may ibang mundo naman, may mga pamilya din. Nag-aaral ba siya? Parang hindi niya nabanggit ngayon. Dati nag-aaral siya ng mabuti. Pero siguro, dahil walang pera, nangyayari yan na magsastop ka na lang, di ba? Yung mga dumaan po sa hirap na ganyan, yung matinding hirap, pwede niyo po i-share din sa amin yan, ha? Uy, alam mo. Tawagan niyo kami. Ayan, ang pag-usapan natin, kasi wala natin magagawa kung mahirap siya. Mamaya papayuhan natin siya kung anong pwedeng gawin. Pero pag-usapan natin ngayon at i-share natin sa ating mga pangga, ano ba yung pinaka... ano yung kailan mo huling or kailan mo na-realize na mahirap ang buhay nyo? Ayan. Lagyan natin ng magandang background music. Oh, sige. Oo, sige. Yung talagang pinaka lowest point, ikaw ano paano mo na-realize na mahirap kayo? Ako kasi nasanay talaga ako sa hirap mula pagkabata. So parang alam ko na lowest point 'yon dahil sobra akong naiinggit sa mga kaklase ko. Ano, yung specific na ano? Nasa kubo, as in literal na kubo ah, sa Batangas. Hindi pa ganun yung bahay namin. Kubo lang siya, tapos puro mga puno-puno. Tapos yung, alam mo yung pawid, ganun. Mm. Talagang literal na probinsya. Tapos ang inuulam namin lagi is kape, yung black coffee. Yun. Ah, brood? Hindi, ano, tinitimpla. Yung binibilin tigda-tres sa pale, ano pale, katuloy sa sari-sari store, yung ganun, tinitimpla lang na ganun. Tapos asuka lang, yun yung ulam namin. Tapos minsan toyo, ganyan. Talagang sobrang mahirap ang buhay. Mm-hmm. Tapos umuutang kami lagi sa tindahan.
Ganon. Tapos akala ko, ang tagal ko nag, alam mo ba, ang tagal ko nag... Sa background music kaya nga eh. Ang tagal ko nagpipray noon. Sabi ko, sana po may experience ko naman na parang magkapera kami. Sana gusto ko pong yumaman. Sana maiba po yung bahay namin, maging semento, ganyan. Gusto ko pong makatikim ng mga pagkain na gusto ko. Tapos, ang tagal ko nagpipray hanggang sa nagdalaga ako. Tapos alam mo, nung high school ako, sabi ko, parang ang tagal ko na pinagpipray ito pero hindi naman nangyayari. Sabi ko, ba't ang tagal? Pero pray pa rin ako ng pray, hindi ako tumigil. Sabi ko, sana po matupad naman po. Kasi ang tagal ko na po nagpipray eh. Demanding. Sabi ko, ang tagal ko na po kasi. Pero natupad siya, matagal nga lang. Natupad siya, ngayon na lang natupad. Nung nag-YouTube-YouTube na ako, nung naging DJ na ako. Unti-unti, hindi talaga siya biglaan ma-achieve. Yun. Tapos dumating pa sa time na nung high school ako, yun nga yung wala kaming kinakain sa isang araw. Once lang kami kumakain. Oo. Talagang once lang kami kumakain tapos tinapay pa na hati-hati. Ganun. Ganun talaga. Oh my gosh. Sa amin, na-realize ko na mahirap kami nung mga panahon na ano, kapag halimbawa may mga handaan. Oo. Yung mama ko, mudra, kung nanonood. Ayan, na ano ka, nanonood ka. Eh, di ba inaway mo kasi siya kahapon? Oo. Hindi, nari. Tapos ngayon? sila nila yung auntie ko. Kasi, syempre, hindi naman kami hasyendera. May mga kamag-anak kaming mayayaman dati. Na kapag, kapag may handaan, yung mami ko, yung tita ko, sila yung minsan tumutulong sa kusina. Mm-mm. Yung ganon, yung pagkatapos ng handaan, nagtagliligpit, yung mga ganon. Tapos, kapag meron yung mga tito o tita namin na galing dito sa Maynila, di ba masakit sa isang anak na makikita mo yung nanay mo, na inuutusan ng kamag-anak nyo. Doon ko na-realize na lang hirap pala ng buhay namin kasi yung nanay ko, hindi siya makaangal doon sa pag-uutos ng iba kasi doon kami nakapisan. Doon sa lugar na yon na kung may choice lang, mas gugustuhin ng nanay ko siguro na ialis kami dun sa situation na yun. Pero mga time na kasi na yun, nag-aaral na sila Papa Jackson dito sa Maynila eh. So ako at saka si Jeff yung naiwan sa kanya. Alam mo yung, may share ko na lang din. Oh my God. Nagiging emotional ako pag ganito yung pinag-uusap. Ata, ito ang mo. Hindi kasi... May certain points sa life namin dati na may kamag-anak kami na halos ginawa nilang aping-api yung nanay ko. Ilang puno ng pinya yung pinadidiligan nila madaling araw. Minsan gabi na. Maabot alas 10 ng gabi na sa pinyahan pa yung mami ko. Mag-isa niyang dinidiligan yung mga pinya. Tapos nakikita ko minsan may sugat yung kamay niya. Wala akong magawa. Ilang kasi taon ganito? Noong mga time na yun, siguro mga nasa 12 na ako. Tapos, ang ginawa ng nanay ko, parang tiniis niya lahat yun. Kasi doon kami nakapisan eh. Time na nakikita mo yung nanay mo na punong-puno yung sugat ng kamay, ano naisip mo noon? Naisip mo ba na one day? O iniisip mo lang tiis na lang muna sa ngayon? Naisip ko na lang noon na wala pa akong maitutulong eh. Mm-hmm. So, sinabi ko na lang sa sarili ko na, pag naka-graduate na ako, aalis ako, para hindi nila ako makabigat din. Mm-hmm. Tapos, alam mo, few months ago, siguro mga 8 months ago, nakita ko yun. Malayo na namin kasing kamag-anak din eh. Nakita ko siya dito sa Maynila. Ano nangyari? Hindi na sila ganung kayaman yung itsura. Hindi ko alam kung ano nangyari sa life nila. Pero balibalita ako, yung mga pinyang inalaga ng nanay ko dati na namunga na daw. Pinagnanakaw daw ng kapitbahay kasi umalis na kami dun eh. Alam mo yun? Nakakalungkot lang na minsan yung sarili mong kamag-anak, minsan yun pa mang-aapi sa'yo. Totoo kaya, yan. Kaya kami mga magkakapatid, kapag may hinihingi yung nanay namin, di man namin kaagad may ibibigay. Siyempre, ginagawan minsan namin ang paraan. Sinaalala namin yun, yung ganun. Oo.
Pati si Papa Jackson, di ko na lang may ikikwento. Same din ng kamag-anak na yon. Talaga? Hindi niya ako binigyan ng authority para ikwento to, pero kwento ko na lang din. Pero nag-usap kayo na nagkita kayo ulit? Oh, hindi ko na sila kinausap. Wala. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob, pero hindi na ako nakikipag-usap minsan. Pero ano na feel mo na nakita mo? Kasi minsan, di ba, pag nakikita mo yung taong naging dahilan ng pananakit mo or nanakit sa'yo, parang bumabalik ka sa nakaraan eh. Or wala na sa'yo at all? Nakalimutan mo na ba? Hindi, mas nagiging happy ako pag nakikita ko. Kasi parang binabalik ako dun sa ano na, ay, tignan mo naman tayo ngayon. Si Papa Jackson lalo. Oo, okay na. O si Papa Jackson, kwento ko na ha. Oo. May time sa buhay niya na, siguro dahil ano, masipag kasi si Papa Jackson eh. Oo. Pinag-alaga siya ng baka, day. Oo. Tapos habang nasa labas siya, nasa school ata siya noon, if I'm not mistaken. Mm-mm. Yung bakang inalagaan niya for a long time, kinuha nung kamag-anak namin na yun at bininta niya nang hindi nagpapaalam. Do hindi kay Papa Jackson yun, pero siya ang nag-alaga. Araw-araw niya yun nilalabas. Oh. Araw-araw, parang hindi pa sumisikat ang araw, ilalabas niya na yun ng ano. Na-hurt siya nun nung nawala yun? Oh, yes. Oh. Masakit yun sa kanya. Kasi, biruin mo yung mga yung baka na yun, hindi naman niya yung tinuturing na iba eh. Parang pamilya mo yung pag ikaw nag-alaga. Do alam mo ang ending na sa probinsya, pag inalagaan mo ang baka, ibibenta mo talaga. Pero, di ba, kailangan, di ba, dapat naman. Basta bigla na lang nawala kinabukasan, asa na si ganto. Di ba nangyari sa mga kwento na asa ganon. Na si ano, wala na pala. Aww. Tapos ano, may mga time dati na ano, ginagawa nilang tagaluto yung nanay ko. Mm-mm. Kakain na sila, tas kasunod kami. Mm-mm. Hindi namin sila kasabay. Oh. Kaya alam mo ngayon, nasobrahan naman ako kasi sa ngayon yung hindi ko na kukuha ng bata ko. Mm-mm. Ngayon ko na ngayon ko pinupulfill. Oo. Kapag meron ako, go. At least nakukuha mo, 'di ba? Oo. Yung mga napagkait sa iyo before, mga naranasan niyo before, mababago at mababago din pala. Kaya ayokong ipagdamot 'yon sa mga next generation namin. Oo. Lalo na kay Sangsang sa pamangkin. Oo. Ko. Mm-mm. Ayan, kung may hinihiling siya, go. Kung meron, bakit hindi? Mm-mm. Ayun. Yun lang. Pero dun sa yun sa nang na ganun, parang umapi kay Mami Grace nun. Napatawad ko na kayo. Humingi ng tawad o hindi? Hindi sila humingi ng tawad. Pero ikaw sa sarili mo. Pero alam kong kailangan nila yun. Kaya binigay mo na. Oo. Ang hirap nun ah. Kasi parang mas mahirap magpatawad sa tao na hindi humingi ng tawad. Na hindi, diba? Lang malapit. Kasi parang may kulang sa puso mo na sana man lang magpakumbaba kayo. Mm-hmm. Na ano. Kaso, minsan mabigat kapag may dinadala ka. Yes. So ikaw na lang yung mag-decide na, sige na. Tsaka thankful pa din kami. Mm-hmm. Kasi noong mga time na wala kaming matuluyan, mm-hmm, wala kaming bahay, ganyan, pinatira naman nila kami sa bahay nila. Kasi yun nga lang, ginawa naman nilang alila yung nanay ko. Oo. Masakit talaga sa isang anak yun na nakikita nasasaktan ng mga magulang. Mm-hmm. And same with parents, hindi rin nila gustong nasasaktan yung mga anak nila. I remember one time na nagpunta ako dyan sa Pangasinan, may tinuro din sa akin si Papa Jackson. Parang sinabi niya yung restaurant, yung bahay na sabi niya. Sabi niya, may restaurant dyan na kinakainan ng mga lola, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Pero kami sa labas lang, maghihintay kami. Actually, yes. Sabi niya, ang sakit sa feeling na siya lang kumakain ng masarap, tapos maghihintay lang kami sa labas ng matagal habang sila ang sarap kumain. Doon lang kami sa labas, nag-iintay. Ang bigat sa feeling noon, kasi parang sana ako din. Kaso hindi pwede, hanggang labas lang kayo. Mm-mm. Kaya may time dati na may nakasama ko yung mga kaibigan ko dati, mga katrabaho ko. Sagiinuman sila dahil ako hindi na ako pwedeng uminom eh. Oo. Tapos meron silang topic na paano pag nasalubong mo yung yung 10 years old na bata na ikaw dati, anong sasabihin mo sa kanya? Alam mo, naiyak ako noon kasi sabi ko, kasi nung mga time na yon, yun yung mga time na sobrang hirap pa ng life namin. Nung elementary ka? Oo, na kulang na lang. Yung mga kaklase mo, nakikita mo na oo, na okay ang buhay. Oo, bago yung pencil box, bago yung pencil case, ganyan. May papakita talaga sa'yo ng mundo eh, kung gano'ng hirap ang buhay. Parang sinasampal sa'yo, no, ito ka lang, ito kami. Yes. Pero ikaw, halimbawa, makikita mo yung nakaraan mo, biglang babalik sa utak mo lahat yung mga pinagdaanan mo noon. Ayayakapin ko yung sarili ko. Anong sasabihin Sabihin ko, thank you kasi hindi ka sumuko. Old self. Ang lakas-lakas mong bata. Mm, nabubuli ka din noon? Oo, may mga times dati na meron pa nga kaming dati. Ewan ko, natatandaan ng nanay ko yung dati. Mm. Hindi kasi kami pinapalabas ng nanay ko ng bahay. Mm-mm. Tapos minsan lang may nag-invite sa amin, sumalangit na wa. Mm-hmm. Yung gumawa sa akin ito. Oh. In-invite kami sa isang party. Party to ng kapitbahay. Tapos, pulis yung tahatay. Mm-mm. Tapos, kararating ko lang doon sa ano matawag doon? Sa party. Oo.
Ngayon, in-invite kami. Lasing na yung tatay, yung polis. Tapos, di ba pag ano, yung hinuhulog-hulog, tapos mag-aabutan, aabutin yung ano, yung mga papremyo. Oo. Nagkatulakan, yung birthday celebrant, yun yung anak niya, natulak. Akala niya ako yung tumulak. Kararating ko lang. Alam mo, sinampal niya ako ng wallet niya. Uy, grabe naman yun. Alam yun ng nanay ko. Anong ginawa ng mama mo? Alam mo yung, dahil yung nanay ko, ano, hinayaan na lang namin. Kinausap ako ng nanay ko, nanaya mo na. Muna, anak. Parang hirap lumaban pag mahirap ka lang, no? Oo. Oh. Kasi kapag wala kang pera, parang, kasi ba sinasabi nga nila, money is power. Kaya ang nanay ko kasi, ang motto niya, kayo na ang lumayo sa gulo. Oo. Hanggat kaya niyong lumayo at umiwas sa gulo, huwag kayong... Pero ang sakit, no, na wala kang kasalanan, o kahit pa may kasalanan ka, parang hindi mo deserve. Ba't ka sasampalin na ngayon, ibang tao? Ngayon, nagigets mo na kung bakit ang tapang ko at napakalakas ng personality ko ngayon. Kasi kasi hindi ko nahahayaan. Dahil sinabi ko sarili ko, na paglaki ko, hindi ko hahayaan na kahit sino apihin ulit ako. Ah, okay. Oo. So doon ang ayoko ng kahit sino sa family ko ang inaapi. Oo, dahil dai, magbabakbakan tayo dai. Oo. Oo, ganun. Ganun naman yata tayo nung ayaw natin ng ano, ni isa sa family natin. Ay, makakanti. Oo, makakanti. Diba? So, nung bata ka, hindi ka pala ganyan ka pala ba noon? Mm-mm. Ikaw ba walang ganun? Siyempre, ganda mo eh. Diba? Baguhin mo na ngayong drama. Hey, wala. Alam mo? Imposible namang apihin ka, dai. Ha? Diba? Uy, naaapi din ako, pero hindi ko naman na-experience yung ganyang level. Na, talaga? Oo. Ganun sa amin, yung madami mayayabang. Oh, kasi kami naman, kahit mahirap, talagang ano, susugod si mami. Kahit oo. Susugod pa rin talaga siya. Uy, may ganun ding, ano, may ganun ding part oo. Si Mami Grace. Oo. May ano din, girera din talaga yan. Sugudera. Pero, oo. Lalo na sa part ni Papa Jackson. Si Papa Jackson kasi, hindi naman siya ano, pala away-away. Mm-mm. Pero... may mga times minsan na, alam mo, kinukursonada. Mm-hmm. Yung ganon, kukursonadahin. Alam mo, malaking bagay talaga ang childhood ng isang bata hanggang sa paglaki niya, kung ano ang magiging personality niya. Inuhubog. Kasi hinuhubog siya kung ano yung mga pinagdaanan niya sa buhay. Halimbawa, dati siyang sobrang mahihiyain at aping-api. Habang lumalaki siya, parang naaano yung confidence sa sarili niya. Diba? May mga effects yun eh. May mga effect na lalaban ka na, hindi mo nahahayaan mm-hmm. kasi napagdaanan mo yung mga worst before. Mm-hmm. Diba? Ganon. Kaya may reason talaga. I must say na ano, na hindi na ako babalik or hindi na babalik yung ganon. Mm. Sa akin ah, hindi. Mm. Hindi ko hahayaan na bumalik ako sa dating ganon. Oh, at sa mga magiging anak mo? Oo. Oh, oh. Yan. Ilan ba balak mong maging anak? Walo. Isang iriya. Baboy. Paano pag halimbawa nakita, biglang may kumurot sa anak mo, anong gagawin mo? Di, gusto yung ginasab ko. Tapos kitang kita, ha, nahuli mo, gano'n. Hindi ko nga pakainin ng darak yung mga junakis. Diba? Ay, nako. Ang hirap po talaga malagay sa ano. At saka alam mo, ito, nare-realize ko rin kung ano, yung kahirapan talaga kapag napupunta ko sa mga hospitals. Diyan ko nakikita kung gano'ng kahirap yung mga tao. Inihihiwalay ang mahirap sa hindi, diba? Oo, at saka lalo na sa mga public hospitals, makikita mo pa lang sa emergency na kalat-kalat sila dahil walang enough na bed, sa ward. Walang enough na ano. Lumalagpas pa, minsan nga nasa entrance hallway, na. Hallway, oo. Nasa hallway, ganun. Kasi ngayon, di ba, nasa public hospital kami. Nakikita ko yung mga iba, sabi ko, grabe no, pinaglalaban nila yung mga sarili nila. Mm-mm. Para mabuhay, para mapagamot, kahit walang wala sila. Yung pagpasok mo sa hospital, nasa ward ka, yung katabi mo matanda, buhay na buhay pa. Oo. Tapos dinala ka lang sa laboratory para i-check yung mga chuchu ng katawan mo pagbalik mo. Oo. Wala, napatay na siya, inilabas na. Nasaan na po si Mang Keme? Ay, kamamatay lang. Oh, 'di ba? Ang hirap sa hospital. Kasi hindi na nakatanggap ng medisina dahil nga syempre mahirap ang buhay. At saka minsan halimbawa, kailangan operahan, talagang lalabas na 'yung bituka. Ang mangyayari niyan, syempre morbid ang ate mo. Describe talaga 'yung lumalabas. Hindi. Hindi kita kinakaya. Kasi ito 'yung totoo nangyayari. Eh pang walo pa po kayo, una po 'yung 1 to 7 paano 'yun? 'Di ba minsan ganoon? O kaya meron pa pong laman 'yung ano, punong-puno pa. 'Di ba kaya ang hirap maging mahirap kasi syempre magtitiis ka na pumila doon kasi alam mo wala kang pambayad. Yes. Kaya titiisin mo kahit ano na, talagang dugudugoan ka na. Mm-mm. Wala eh. Ganyan ang buhay eh. Kaya siguro kapag ano, hindi man ako maging politiko, pero pag mm-hmm. sobrang yaman ko talaga, oo. 'Yan ang mga ano, gusto kong tulungan 'yung mga ano, 'yung mga medical needs ng ibang tao kasi syempre kami sa probinsya kasi hindi kami nasanay ng ospitalan ni. Eh. Ako din. At saka ang gusto kong ipa-implement. Oo. Yung halimbawa, nasa public hospital ka na nga at may sakit ka, syempre pag down na down ka, ang baba ng tingin mo sa sarili mo, di ba?
yung wag papagalitan ng mga nurse at saka ng doktor. Yan ang no. Gusto ko magkakaroon ng batas na ireklamo sila. May ganun pa rin ba ngayon yung sinisigawan kayo? Oo naman. Oo. Yung parang nade-degrade yung pagkatao ng tao. Wala nang pera. Pati emotionally, dudurugin mo pa. Ano pang ibang, wala ka nang tinirang dignity. Oh my gosh. Diba, tirahan mo naman ng dignity yung mga mahihirap. Yan, kadalasan nangyayari po yan sa public hospitals. Oo. Diba, yung talagang sisigawan ka. Eto, mayroong isang instance na nangyayari yata kay Almira na pumila siya sa parang yung tulong-tulong, ganyan. Oo. Tapos, nung tinatawag sa pila yung isa, cancer patient yung tinawag, eh, hindi narinig nung cancer patient. Halimbawa, Rodolfo, kanina ka pa tinatawag ha, bakit ka nalanging ginanon? Nung parang, oh my gosh. Ano, bakit ano ka ganyan? Sorry po, hindi ko po narinig agad. Next time, ano, ginanon. Tapos, sumagot si Almira, hindi niya kinayanan. Government agency yan? Oh, government lagi. Tapos, ang ginawa ni Almira, sabi niya, Miss, please lang po, wag niyo naman pong tanggalan ng dignity yung tao. Pumipila naman kami, tsaka pera naman po ng taong bayan yung ginagamit dito. Wag niyo naman pong hamakin yung pagkatao ng tao. Tapos oh, dinagsalita yung babae. Ganon. Di ko nasasabihin kung saan to. Kasi, di ba nakakalungkot na nakikita mo na nga may cancer. Saan kaya yan? Bigyan mo ng katiting na ano, dignity yung tao. Saan kaya yan? Government diba? Agency na yan. Tapos sabi pa niya, kaya natauhan yung babae. Sabi niya, paano po kung mamamatay na yan bukas, ang huling maaalala niya po kung paano niya siya minura-mura o pinagalitan? Gusto niyo po ba? Na kayo pa yung huli mag-iiwan sa kanya ng memory na hindi maganda. Siyempre, di ba may mga kadalasan, may mga taning na yung ganyan. Gusto mo ba nang iiwan mo kasamaan? Kawawa naman yung tao. Correct. At konti na nga lang natitirang araw sa mundo, gaganunin mo pa. O, sample. Halimbawa, ikaw yung ano, diba? ikaw yung nandun sa government ayan agency. Na nakapila ako. May ako yung ano, cancer of the beauty ang meron ako. O, sige. Kunwari ako yung tatawag. Mm-mm. Ang pangalan mo. Kung tatawagin sa totoong pangalan ko, sasabihin ko sa mag-aaway talaga tayo, dahil. Ang pangalan mo, okay. Makuha sa tingin. Churita! Churita! Bantot ng pangalan. Kanina pa tayo natawag, Churita, ano ba? Andiyan ka ba? Oh, ito yung Pokeball. Sige, Ash. Wow. Para sa'yo. Ay, hindi. Sige. Churita! Ah, yes po. Ano ba yan? Di ka ba nakakarinig? Kanina ko pa tinatawag yung 73. Tagal mo. Dinig na dinig ko naman po. Ay, bakit ang tagal mo? Ikaw po kayo magkaroon ng los-los. Ay, wala akong ganyan eh. Makalakad ka po kaya ng malayo, ng mabilis? O, sige, nabilisan mo ng bagal mo eh. Okay, sige po. Sige. O, diba? Ang bilis ka usap. Dapat ganun pala yung mga sagutan. Ikaw kaya magkaroon ng ganito. Oo. Ikaw po kaya magkaroon ng ganito. Kaya ka dito. Ay, nako. Kaya, alam wala mo, na tayong in-advise niya. No? Ano pangalan? Si Albert. Pero, upon hearing our stories, magkakaroon ng lakas ng loob niyan si Albert kasi lahat ng pinagdaanan sa buhay nating masasakit, yes. Diba? It will lead us to something better. Alam mo, Albert, kung bakit ako nagkwento ng mga ganon, yung pinagdaanan namin, to inspire you din. Yes. Na hindi lang ikaw yung nagdaan sa ganyan. Hindi para i-invalidate yung nararamdaman mo ngayon. Kasi alam ko mahirap yan eh. Uh-oh. Mahirap maging mahirap. Tapos yung mga tao sa paligid mo, pinapamukha pa sa'yo na sobrang hirap ng buhay mo. Ang pinaka, ano kung bakit kami nagkwento ng ganito sa'yo, para at least alam mo na yung pinagdadaanan mo is just a temporary thing. Yes, exactly. Diba? Dadaanan mo lang yan at pagdating ng araw, dadaanan mo lang ulit yung pinagdadaanan mo ngayon. Yes. At wag ka nang babalik dyan. Yan ang, dapat kapag nakaano ka na, nakalampas ka na dyan, yan ang itatak mo sa isip mo, hindi na ako babalik dito. Oo. Ganon. At saka ano eh, pinapatatag tayo ng mga ano eh, mga pinagdadaanan nating struggle sa buhay. Yes. Oo. Doon umaano yung puso natin, nahahasa ng gusto. Diba? Correct. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, magbabago yan, hindi ka laging lugmok, tandaan mo. At sa lahat din na may mga nararamdaman ganito, hindi yan magtatagal, it's temporary. Oo. Diba? Kaya sa mga umapi sa amin noon, tignan mo ako ngayon, ang fresh ko, diba? Wow, taray naman. Sabi si Gorilla, parang di naman, parang ganun pa rin, mahirap pa rin yung buhay mo. Parang. Ay nako. Halika nga dito, magdilig ulit kayo ng pinya. Anyways, pakatatag tayong lahat sa lahat ng mga pwede pa natin pagdaanan. Yes. Kasi hindi pa natatapos ang hamon ng buhay. Mm-mm. Marami at maraming papasok dyan, diba? Tsaka pag may ano, umapi sayo, taas noo ka dapat. Aha, diba? Tama. Huwag ka papahamak. Correct.
O siya, maraming maraming salamat. You can send your story sa Sincerely Cara fanpage. Hanapin mo lang po sa Facebook kung may mga kwento po kayong ganyan. And maraming salamat, Tita Cara. Ituloy walang anuman. Zumba mo. Yes. Tuloy hindi magpipilates na ako. Oh, sige, sige, sige. Susunod na po ang Gym She. Again, ako po ang nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi si Cara. Dito lang sa number 1, 6.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo.